kriminal sa nasa kalabaw. Ang malaking katanungan ko rito mga katiits, ano kaya ang laman yan? May kasama pa silang Pilipino. Namimigay din sila ng kindi sa mga bata. Kaya hindi naman lahat ng mga Japanese Imperial Army ay masama sa panahon na yon. Aspasan talaga ang paghakot nila sa mga kahon mga katiits. At marami yan mula sa 6x6 truck. Kaya anong maghinihintay natin mga katiits? Let's do this! Panoorin na natin ang kakaibang video na ito mga katiits, dahil ito talaga ang totoong pangyayari noong World War II dito sa bansa natin. Makikita natin dito sa video na nangingisda din sila sa panahon na yon. Maraming bangus silang nakuha. Hindi kaya Pangasinan area ito mga madam at mga sir? Ano kaya sa palagay ninyo? May gusali, maraming mga tao. Palingki ito eh. Ibig sabihin, sa panahon na yon, nung nasakop na tayo ng mga Japanese Imperial Army, may mga lugar pala talaga sa atin na hindi umalis ang mga Pilipino, tulad dito sa bidyong ito. Ah, ito na yung mga lugar na pinupuntahan nila. Yung mga ibang kampo or pinagkampuhan ng mga kasamahan nila. Parang may kukunin silang mga kagamitan or maghatid ng mga kagamitan doon sa kabilang kampo. Nakamapa pala talaga yan mga katiits. At may sinusundan sila. Or may mga lugar talaga na kinubkob or nakuha na talaga nila. Marami talaga sila sa panahon na yon. Marami silang mga sasakyan at kagamitan. Kumplito yan sila mga katiits. May mga lugar pa yan na nakataging na, nakalista na. Ah, ito na yung mga building or mga gusali na nasakop nila at ginawa nila ng kampo. Tulad ng mga hospital or mga munisipyo na nakuha nila or nakubkub na nila. Ayun ang ginamit nilang kampo. Kasi may bubong na, hindi na sila maghirap. Totoo talaga ito mga madam at mga sir. Kaya isa ito sa mga video or ganitong klaseng mga video na nagugustuhan ko talaga palagi. Kasi kahit pa paano, may mga clue na tayo na ganito pala talaga ang nangyayari sa panahon na yon. At dito naman tayo, parang lumang plaza ito eh. Yung mga bayan-bayan dati na mga sintro na may mga plaza at malapit sa pantalan or daungan ng barko. Ayun o, pansin natin mga katiits, ginamit din nila yan. Ang mga daungan natin. Nagdidiskarga sila ng mga ayun o, ito na yun, nagdidiskarga na sila ng mga kagamitan. Ah, mga supply ito. Subalit, hindi rin magkalayo na nandito na rin yung mga kamuti kasama dyan. Ganito talaga ang mga sinaunang mga daungan, no? Or pantalan, may mga pusti silang, ano? Hindi pa simentado, kahoy lang ang pinaka pusti or sa Bisaya haligi. Tukod ba? Ayan yung mga lugar na ay may mga tagging. Ibig sabihin bawat lugar na napuntahan nila, nilalagyan nila ng tagging na nasakop na nila. Ayan, nagdiskarga na sila ng mga rasyon or konsumo or pagkain nila. Ayan mga katitso. Parang hinahati-hati nila ito eh. Dinadala sa kabilang kampo. Para yun ang maging ayun ang binabalsa na ng kalabaw. Ano kaya yan mga katiits? Ibalik natin. Ito yung kakaiba sa lahat o yun o. Maraming mga sundalong hapon. At naku, parang baon talaga ang balsa ng kalabaw na yun. May kasama pa silang Pilipino. Ayan. Ito yung mga Pilipino na tinuturo din niya ang kapwa Pilipino niya eh. Pag hinahanap ng mga hapon. Ah, ito na yung namimigay sila sa mga bata ng mga candy or chocolate. Totoo talaga ito mga katiits, dahil doon sa Tarlac na napuntahan ko, may lugar doon na sinabi sa akin ng mga matatanda kahit saling kwento na ganito talaga ang ginagawa ng mga Japanese Imperial Army sa panahon na yon.
Pagdating nila sa lugar, namimigay sila ng mga chocolate sa mga bata. Pero, kalaunan, pinaalis din yung isang barangay doon ng mga Hapon dahil magkaroon na nga ng digmaan. Magre-risk back na ang mga Amerikano. Kaya, pinaalis nila ang mga Pilipino doon dahil naging kampo nila ang barangay na yun eh. Ayaw nilang madamay ang mga Pilipino kaya pinapapunta sa ibang lugar para hindi madamay sa digmaan. Mabait ang mga Hapon noon na naka-assign sa May Tarlac. Parang hindi, Kapas yata yun, malapit sa Kapas Tarlac ang napuntahan ko na yun. Ay, ito na yung mga ginawa nilang kampo sa kabundukan. Hindi talaga magkalayo mga katits. Ganito talaga ang totoong pangyayari noong ikalawang digmaan kung saan nasakop na tayo ng mga Japanese Imperial Army. Ayan na, digmaan na, laban sa mga Pinoy. Pero ito yung mga panahon na rumisbak na rin yung mga Amerikano. Kaya gitgita na ang labanan na talaga nito mga katits. Tuloy-tuloy pa rin yung pagsusupply nila sa mga kasamahan nila doon sa mga nakapwisto sa kabundukan. Talagang nagpapatrolya pa rin sila kahit nasakop na nila ang lugar. Ayan, nagsusurvey pa rin sila sa mga kabundukan mga katits. Dahil naghahanap yan sila ng mga magagandang pwisto na pagtataguan. Kasi alam na alam nila na babalik at babalik talaga yung mga Amerikano. Si dumating sila dito sa Pilipinas, nandito yung mga Amerikano. Pinaalis nila dahil sila ang pumalit. Ngayon, after 2 years, 2 taon, naghahanda din sila kung saan babalik ang mga Amerikano. May telepono na sila sa panahon ng mga katits. Nagkukontakan sila sa mga iba nilang kasamahan sa kabilang kampo. Dahil re-risback at re-risback talaga ang mga Amerikano. Ayan, binumba na. Ito na yung mga panahon na mga tunnel din sila. Oh. Ito yung mga tinatawag na foxhole mga katits. Maliit lang na butas at ginagawang parang bunker defense nila. Ayan, foxhole yan mga katits. Grabe yung mga ginamit nilang mortar or cannon, no? Allah, talagang gitgita na talaga ang labanan nito. Pero magandang video ito dahil kahit papaano may nasusundan tayo or napapanood. Hindi yung tipong puro lang tayo salita na wala tayong napapanood. Medyo idaan na lang yun sa imahinasyon or imagine na lang yung mga katits. Hindi yung tipong magsasalita tayo na may video tayong pinagbasihan. Mukhang maganda yun. Kaysa wala talaga na puro lang salita. Mahirap yun mga katits. Kaya gagawa talaga ako ng paraan na ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan na nangyayari noong World War II. Kasama na rin ang pagkuha ng mga idea pagdating sa pag-treasure hunting. Dahil tayo ay mga treasure hunter. Saang lugar kaya ito? Mga sinaunang simbahan na nakubkob nila or nakuha nila ang lugar na yan. Ayan mga katits, oh. At ginawa rin nilang kampo. Ayan, nandyan na sila. Parang hindi ako magkakamali na sa ano yan eh. Luzon area, hindi kaya Bicol, Kabikulan dahil maraming mga lumang simbahan sa Bicol eh. Or Laguna or Batangas. Ang nagtataka ko dito, parang nagkukumpuni sila ng linya ng kuryente. Kasi may lineman din sila, oh. Ayan mga katits. Oh, inaayos din yung linya ng kuryente, oh. At nagsusukat sila dyan. May sinusukat sila. Parang ito na ata yung tinatawag na inaayos nila yung linya ng kuryente. Kasi kung naglalagay sila dyan ng number of kilometer sa lugar, kilometro, kung ilang kilometro na ang natrabi nila, hindi magkalayo, naglalagay talaga sila dyan ng isang barita, 2 barita, parang giveaway sa lugar.
lalo na at may dala silang mga kamote. Ito, isa rin ito sa mga katiis sa bantayanan yung nasisiraan sila sa pag-transport nila. Nasira yung 6x6 truck, nahinto sila. Yun, bantayanan rin. Naglilagay rin sila ng mga giveaway sa lugar. Pero dito parang nagsusukat sila. Ano itong ginagawa nila? Nag-aayos sila ng linya ng kuryente. Naglalagay sila ng mga poste sa lugar. Kasi pag nadaanan yan ng mga kasamahan nila, malalaman ang kasamahan nila na may kasamahan na rin na dumaan dyan. Kasi may mga poste silang inayos eh. Parang ano yun eh, Laguna na lugar yun ah. Or Pangasinan. Kasi patag rin yung Pangasinan na lugar eh. Ah, ito na yung panahon na hinatid na yung mga kahon mga katiits. Ayan, hinatid na oh. Grabe, paspasan talaga sila mga katiits. Ano kaya ang laman yan? Nako, hindi kaya nandyan na yung mga kamote na hinahanap natin. Okay, sa pagtatapos dito sa simple video natin, sana nagustuhan ninyo mga katiits. At sa ulitin ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.